Davao de Oro. Region 11 o Davao Region. Capital, Nabunturan. Founded March 8, 1998. Area 4,480 square kilometers. Population 767,547. For the next 5 episodes ng Probinsya Know, ay dito lang tayo sa Region 11, ang Davao Region. At dito tayo magsisimula sa newly renamed na Davao de Oro. Ang Davao de Oro, o mas kilala pa ng karamihan sa atin bilang Compostela Valley, ay nakaupo sa gitnang itaas ng Region 11. Katabi nito ang Davao del Norte sa Kanluran at Davao Oriental naman sa Timog at Silangan. Ang kahati naman nito ng border sa itaas ay ang Caraga Region, particularly Agusa del Sur. Wala pang syudad ang lalawigan, maging ang kabisera nitong Nabunturan. Ang natitira pang 10 munisipalidad ay ang Laak, ang pinakamalaki in terms of land area, Mongkayo, ang may pinakamaraming naninirahan naman, Monte Vista, Compostela, Mawab, ang may hawak sa titulong smallest land area at least populated na bayan, New Bataan, Maco, Mabini, Maragusan, at Pantukan. Ang Davao City pa din ang premier transportation hub ng buong Region 11. Kaya maliban sa mga airstrips at maliliit na fish ports, ay walang major airports at seaports ang Davao de Oro. Pero ang AH-26 o National Highway na nagmumula sa Caraga Region ay nadadaanan ang ilang bayan ng probinsya, including Nabunturan, at magpapatuloy pa baba sa Davao City. Saan nga ba nagmula ang salitang Davao? Well, ito daw ay nagmula sa Daba-Daba, isang salitang galing sa mga bagobo na nangangahulugang apoy. Up until the 1960s, ay isang probinsya pa lang ang kabuuan ng Davao Region. Pero sa bisa ng Republic Act No. 4867 taong 1967, ay nahati ito sa tatlo. Davao Oriental, Davao del Sur na kung saan kabilang pa ang Davao City at Davao Occidental, at Davao del Norte na kung saan naman kabilang ang Davao de Oro. Noon naman June 17, 1972, nang i-drop ang Del Norte sa pangalan ng probinsya, at ito ay nakilala ulit bilang Davao. Wala pang 2 dekada matapos ang division na ito na magkaroon na ng panukala sa Kongreso na hatiin ulit ang Davao del Norte. Pero noong panahon na ni President Ramos nang maisabatis ito finally, at ito na nga ang napagkasundo ang hatian ng 2 lalawigan. Ang dapat na magiging pangalan ng nasa east side ay Davao del Norte, at mananatiling Davao ang nasa Kanluran. Pero na-realize nila na maraming dokumento ang maaapektuhan, kasama na ang 1987 Philippine Constitution. Kaya bilang bahagi ng paghahating ito ay ang pagbabalik ng pangalang Davao del Norte sa west side. Sa huli, napagkasunduan na Compostela Valley na lang ang ipangalan sa bagong probinsya. Taong 2012 naman nang hagupitin ng Super Typhoon Pablo ang loong bansa, at ang Compostela Valley ang isa sa mga pinaka-naapektuhan. Isa ito sa mga pinakamapapinsalang bagyo na tumama sa Pilipinas. At noon ng 2019, ay naisa batas na napalitan ulit ang pangalang Compostela Valley bilang Davao de Oro. Para nga naman mas madaling malaman na ang lalawigan ay parte ng Davao Region. Sinasabing majority ng mga Davaoenos ay migrants ng Cebu at iba pang isla ng Visayas. Kaya nga Cebuano pa din ang pangunahing lingwahe ng mga taga dito. Pero may mga naging permanent settlers din dito mula sa North at Central Luzon, especially Ilocos at Pataan matapos ang World War II. Kaya nga daw nagkaroon dito ng bayan na New Bataan. Siyempre, di natin dapat kalimutan ng mga ethnic groups, original residents ng Davao. Ilan sa mga ito ay itong Mansaka, Mandaya, Mangguangan, Dibabawon, at mga Manobo groups. Ilan naman sa mga notable people from Davao de Oro ay sina Dea Formilleza na finalist ng Idol Philippines 2019 at asawa ng singer din na si Daryl Ong,
at itong si Chena Solamillo na contestant ng Miss Philippines Earth 2021. Siya ay galing namang Mabini. Ang main festival ng Davao de Oro ay ang Bulawan na sinasabay sa founding anniversary ng Lalawigan, March 8. Isa sa events dito ay itong province-wide beauty contest na Bulawan Queen. Ang Bulawan ay native language na nangangahulugang ginto. At nga pala, ang oro sa Davao de Oro ay gold din sa Spanish. So, alam nyo na siguro kung anong isa sa pangunahing industriya ng lalawigan. Sinasabing ang probinsya ang isa sa may pinakamalaking gold deposit sa buong mundo. At ang mga bayan ng Mabini, New Bataan at Mungkayo ang nangunguna dito. At bilang flex ay matatagpuan din sa Kabisera ang pinakamalaking gold ring sa buong mundo. Ang solidarity ring na may laking 6 inches in diameter at bigat na 1.5 kilograms. Bukod sa pagiginto ay agrikultura din ang isa pang kinabubuhay ng karamihan sa mga Davaoenos ng probinsya. Palay, nyog, papaya, mangga at saging ang ilan sa mga tanim dito. At mas pinagtutuunan na daw ng pansin ng lalawigan ang kakao matapos silang makabangon sa hagupit ng Bagyong Pablo. Ang pagiginto at agrikultura ang major reasons kung bakit tinuturing na pinakamayamang probinsya sa Mindanao ang Davao de Oro. At syempre, kung kakao ang nangungunang tanim ng probinsya, sikat na food product dito ang tsokolate o tableya na pwedeng gamitin sa kahit anong desserts. Ang mga sikat naman na merienda dito ay itong binangkal, na basically isang uri ng donut dahil ito ay deep fried na tinapay. Naging unique ito dahil binabalutan ito ng sesame seeds. At dito naman sa bayan ng Mawab ay may dinadaing bake shop para sa kanilang espesyal na bibingka. Lastly, itong nilotlot na bugas o manok ng mga indigenous groups ng lalawigan. Ito yung bigas at manok na niluluto sa kawayan. Para naman sa mga natural wonders ng probinsya, simulan natin dito sa kanilang mga kabundukan. Dalawang halimbawa ay itong Mount Candalaga ng Maragusan at Pantukan at ang pinakamataas ng lalawigan, ang Mount Tagubod o Mount Pandadagsaan ng New Bataan. Ito din ang ika-apat na pinakamataas sa buong rehiyon. Kung may bundok, may talon. Ilan sa mga matatagpuan sa Davao de Oro ay itong Awaw Falls ng Mungkayo, Marangig Falls ng Maragusan, Hugo Falls ng Pantukan, at sa bayan ng Mako ay merong talon na sa sobrang init ay nausok ito, ang Bilawa Hot Water Falls. Pero meron din naman sila ditong mga cold springs, tulad na lang nitong Tinay sa may New Bataan. Mabalik lang tayo sa bayan ng Mako dahil meron ditong lawa na para sa mga gustong mamangka at mangisda, itong Lake Leonard. At ang Mawab naman ay merong pinagmamalaking kuweba, itong Mahayahay Cave. Para naman sa man-made wonders, nature-related pa din ang ina-offer ng Davao de Oro. Una ay pwede kang mag-picture-picture dito sa viewpoint, matatagpuan sa may bayan ng Compostela. At itong Octagon o Octa-M Farm ng Mungkayo, kung saan ka naman makakahanap ng mga puno ng kakao. Siguro ang pagpapalit ng pangalan bilang Davao de Oro ay senyales na unti-unti na nagpapakilala ang probinsya kung anong pwede nilang i-offer. Marahil di natin namalayan na tahimik lang na nagpapaunlad ang lalawigan nitong mga nakaraang dekada. Kaya now it's your time to shine, Golden Davao. Now you know Davao de Oro. Susunod, Davao del Norte.